Praise the Lord, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. I would like to share with you, mga minamahal, about seeing the invisible, doing the impossible. Hallelujah! I'm excited po, mga minamahal, to share this word na ibinigay sa atin ng Panginoon from Book of 1 Kings chapter 18, verse 41 to 46. Let's read it. Sabi po dito sa magandang balita, Biblia, verse 41, sinabi ni Elias kay Ahab, lumakad ka na, maari ka nang kumain at uminom, naririnig ko na ang pagbuhos ng hulan. Verse 42, samantalang si Ahab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taluktok ng bundok, Carmel, at sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utosan, umakyat ka at tanawin mo ang dagat. Umakyat nga ang utosan at tumanaw sa dagat. Wala po akong makitang anuman, wika ng utosan. 7 beses mo pang gawin ang sinabi ko, utos ni Elias. Verse 44, sa 7 pagtanaw, napasigaw ang utosan. May nakikita po akong ulap kasinlaki ng palad na tumataas mula sa dagat. Magmadali ka, sabi ni Elias, sabihin mo kay Ahab na ihanda ang kanyang karwahe at umuwi na agad. Baka siya'y hindi makaalis dahil sa ulan. Verse 45, hindi nagtagal at nagdilim ang langit sa kapal ng ulap. Lumakas ang hangin at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumukay si Ahab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Last verse, lumukob kay Elias ang kapangyarihan ni Yahweh. Hinigpitan ni Elias ang pagkatali sa kanyang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ni Ahab hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Pinagpala po ang banal na salita ng Panginoon. Let us pray. Dear Heavenly Father, Almighty God, we praise and glorify your holy name. Thank you for your goodness, your loving kindness, and your faithfulness to all of us, Lord. O God, as we come into your presence, may your Holy Spirit teach us, guide us, lead us, empower us as we hear your divine revelation right now. Anoint me, Father, as I preach. Fill us with your wisdom, knowledge, and understanding. I decree and declare that you would bless all the viewers. In Jesus' name, all the glory, honor, and adoration belongs to you. Amen. Paano natin makikita ang hindi nakikita at mararanasan ang mga imposibleng bagay? Seeing the invisible means living in walking with absolute trust in God and faith in His promises. Ito dapat ang katangian ng isang mananampalataya para sa lahat ng pangangailangan. Are you believing for a certain rain, kapatid, sa iyong buhay? Whether it is a job, a house, business, car, family, dream partner in life, promotion, or healing? Sabi ng Jeremiah chapter 33 verse 3, call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Nais ng Diyos na maniwala ka para dito, kapatid, tulad ng paniniwala ni Elias para sa ulan. Here is a story kung saan si Elijah is praying for the rain. Matagal na nagkaroon ng tagtuyot sa kanilang lugar. They need rain para sa pagtatanim at pagharvest. So Elijah prayed for the rain. Kung sa pananaw ng mundo maraming imposible, but with God, everything is possible, kapatid. Nothing is difficult for Him. Amen? Sila Abraham at Sarah nga eh. Matanda na at baog pa si Sarah. Pinangakuan sila na magkaroon ng anak. Sarili nilang anak. At first, tumawa lang si Sarah eh. The impossible becomes possible dahil sila ay naniwala at nanampalataya sa Panginoon. God does everything, kapatid. Higit sa iyong kailangan, higit sa iyong karanasan,
higit sa iyong kalakasan, higit sa iyong panalangin, higit sa iyong isipan, higit sa iyong inaasahan ang kayang gawin ng Diyos sa iyong buhay. Dahil tapat ang Diyos sa kanyang mga ipinangako. Amen. Makikita at mararanasan mo ang mga bagay na pinapanampalatayanan mo. Manatili ka lang kay Lord. Amen. How to see the invisible and do the impossible things. Paano natin makikita at mararanasan ang mga bagay na imposible? Point 1 natin makikita doon sa verse 41. Sinabi ni Elias kay Ahab, lumakad ka na. Maari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang lagaslas ng ulan. Ano pong pinapakita po dito? Okay? Para makita natin ang mga invisible at makagawa na mga dakilang bagay ang Panginoon sa buhay natin, we should embrace boldness and faith. Nang sabihin ni Elias ang mga katagang naririnig ko na ang lagaslas ng ulan, wala pang tanda na uulan. There wasn't a cloud in the sky. There was no sign of rain, yet Elijah chose to believe. He saw and heard it in his spirit. Kaya kung ikaw ay nagbabasa ng salita ng Panginoon at mataimtim mong kinakausap ang Diyos, kapatid, mararamdaman mo yun eh. Yung tugon sa iyong panalangin, napakiramdam mong malapit na at kinakausap ka ng Holy Spirit, pray more, believe more. Hallelujah. Sa natural eye ni Elijah, ang nakikita niya ay tagtuyot, barrenness. But in his spirit, he hears the sound of abundance, of the rain. Kaya nga ang sabi ng Mark chapter 11 verse 24, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. This is what faith is all about, kapatid. It is the boldness. Okay? Na whatever we prayed for, we believe that it is already given unto us. Amen? Come boldly to the throne of grace. Ang sabi ng Hebrews chapter 4 verse 16, kaya't huwag tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At dooy, kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng kailangan natin. Maniwala ka sa naririnig mo in your heart, kahit kabaliktaran ang nakikita mo. See and hear abundance, even there is lack. See and hear health, even there is sickness. Dahil gagawa ng mga bagay na imposible ang Panginoon. Sabi dun sa verse 43, sabi ng utusan, wala po akong makitang anuman because he is looking with the human eye, natural eye. Ang nakikita ng utusan, no cloud, no rain, just heat or hot weather. Ang nakikita ni Elijah, rain, healing, blessing, restoration, new opportunities, new growth. Alam niyo po, sa buhay po natin, sana makita din po natin ang kayang gawin ng Diyos sa buhay po natin. Hindi ang mga problema na nasa ating harapan. Of course, we face the challenges na ating pong napapagdaanan. But we should trust absolutely. Ganoon dapat talaga tayo kay Elijah. Seeing and hearing what is invisible to the human eye. Nang magpapakain si Jesus ng 5,000 tao, hindi kasama ang bilang ng mga babae at bata. Sabi ni Philip, hindi sa sapat ang 5 tinapay at 2 isda. But Jesus said, be fruitful and multiply. At nakakain ang 5,000, mayroon pang 12 baskets na natira. Hallelujah. Iwan na natin ang kakaunti mentality. Disapat mentality. Okay? Because God's grace is enough for us. Amen? God will make it more than enough if we have faith in our heart. God can create something out of nothing. Amen po? Hallelujah. Point 2 natin, makikita po natin dun sa verse 42.
Sabi doon, umakyat si Elias sa taluktok ng Karmelo, sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat. Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. Wala po akong makitang anuman, wika ng utusan. Ulitin mong makapito, utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan. May nakikita po akong gapalad na ulap na pumapailan lang mula sa dagat. How to see the invisible and do the impossible things. Secondly, be watchful to your declaration. After Elijah declared his bold faith, after he declared what he saw in his spirit, what he wants to come to pass, he watches over his declaration. Sa unang pagtanaw, walang makitang ulap, pero makapitong beses may nakita na silang gapalad na ulap sa dagat. Look forward, kapatid. Be positive. Tignan ang kayang gawin ng Diyos sa iyong sitwasyon. Si Elias, hindi na discouraged, hindi na disappoint. Kahit pitong beses na pagtanaw at walang makita. Don't let people talk you out. Don't let doubt discourage you. People may tell you things. Sasabihin nila wala, malabo, matumal. Wala na mangyayari sa buhay mo. But people don't determine our destiny. God does, kapatid. Hallelujah. May dakilang plano siya sa buhay natin. Huwag nating hayaan na diktahan ng taong ating kinabukasan. Allow the plans of God to prevail sa ating buhay. Amen po. What you hear in your spirit, what you believe in your faith, is more important than any negative words spoken over you. Kung ano man ang sinasabi nila sa iyo. Mas makapangyarihan pa rin po ang salita ng Diyos. Dahil kung ano ang sinabi niya, gagawin niya. Hallelujah. Maririnig mo ang tunog ng ulan. Mararanasan mo ang kasaganaan. Magpapasalamat ka dahil sinagot na ang iyong mga panalangin. Hallelujah! Ayaw ng Diyos na manatili ka lang sa kung saan naroon ka ngayon o anong mayroon ka ngayon. Yung nasa level bar ka lang, rise up and do the impossible things. Yes, sabi mo, dapat maging kontento. But God wants to bless us so that we can be a blessing. Hallelujah. You have to agree with God. Yes, this is for me today. This job is for me. This promotion is for me. I hear the sounds of healing. I hear the sound of my new car. I hear the laughter in my dream house. Hallelujah. Mga minamahal, we must be watchful of our words, our thoughts and feelings. Just remain steadfast. Hold on to the promises of God. Galatians 6:9, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Be watchful para hindi tayo madaya, kapatid. Look forward into it. Pangatlong puntos, sabi dun sa verse 43, sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan. May nakikita po akong gapalad na ulap na pumapailan lang mula sa dagat. How to see the invisible and do the impossible, kapatid? Honor the small beginnings. May gapalad na ulap. Man's hand ang size ng ulap. Don't despise the size of small beginnings. Okay, celebrate, be grateful. Pwedeng gamitin ng Diyos ang maliit and turn it into much. Hallelujah. You don't need a lot of people to accomplish your dreams. You just need the right person beside you. Kagaya ni Joshua. The right person na naging kasama niya, kaya nakapasok sila sa promised land, ay si Caleb. Si Esther sa Bible ay isang orphan who saved Israel. The small stone was used by David to slay Goliath. David has no military training then. But God performed impossible things sa buhay po ni David.
Don't discount the little cloud you see. Huwag bawasan ang maliit na ulap na nakikita mo. If there's little hope or even there's no sign of hope, keep praying, keep fighting, keep hoping. Amen? Elijah's plan for abundance started from a small cloud. If you are praying for your rain, kapatid, get your umbrella and expect it. Start making plans for increase. Hallelujah. Celebrate small beginnings. Sasabihin mo, baka bumagsak ka. Pero paano kung pumasa ka? Sasabihin mo, what if mabankrupt ka? E paano kung magprosper ka? It's a matter of believing, kapatid. That was what Elijah did. He celebrated for the small cloud he saw. Nagdiwang, kapatid, si Elijah para sa maliit na ulap na kanyang nakita. Bilang pangwawakas, if God anoints you, kapatid, you can do greater things. Sinabi ng John chapter 14, verse 12 and 13, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko. At higit pa kaysa rito. Wow! Hallelujah! Seeing the invisible, doing the impossible is a choice. Look on things in the eyes of your faith. Amen po? Never give up. What God started in your life, He will finish. Just believe. At manatili ka lang sa Panginoon. Hebrews chapter 11, verse 23, let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted to keep His promises. Sabi ng verse 45 sa ating scripture, kapag dakay, nagdilim ang langit sa kapal ng ulap at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tandaan mo ito, kapatid. Hindi porket wala kang nakikita, wala nang ginagawa si Lord. No cloud, small cloud, big cloud, one cloud, many clouds, God can bring rain. God can bring blessing to you. Hallelujah! God can bring rain kahit walang clouds. God can heal you kahit walang medicine. God can promote you even without your boss approval. God can prosper you kahit wala kang bank account. God can do the impossible things. Believe on God's word. Amen? Our God is not limited by natural eye. He is a supernatural God. Hallelujah! He sits on the throne. He can do mighty things for your favor. Amen? Don't let circumstances discourage you, disappoint you. God can turn battles into blessings. God can turn mourning into dancing. God can turn sorrows into joy. Si Abraham ay masyadong matanda nang siya ay tinawag ng Diyos. Ngunit hindi pa huli ang lahat. God fulfilled His promise to Abraham. When God is attracted to your faith, He will do the impossible things and miracles in your life. Keep on praying, believing, declaring. Keep praising God. Your season will come. Hallelujah. Get ready for your victory. Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon, tayo po ay sama-samang manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Diyos ni na Abraham, ni Isaac at ni Jacob. O Diyos, we thank you so much for your powerful word and the work of your Holy Spirit. Sa lahat ng nanood at nakinig ngayon, I declare sa buhay mo, kapatid, magmanifest ang breakthrough, revival, restoration, healing, deliverance, and prosperity in the name of Jesus. I pray, Father, gagawa ka ng mga kagilagilalas at kahangahangang bagay sa kanilang mga buhay. Promotion, increase, favor, answered prayers in the name of Jesus. Kung paano ka gumawa ng maraming himala noon, Panginoon, sa buhay nila Abraham, Sarah, at sa wedding sa Cana, Panginoon, sa pagpapakain ng 5,000, hinati mo ang dagat at iniligtas sa kagipitan ang mga Israelita sa kamay ng mga Egyptian.
O Diyos, tunay na walang imposible, walang mahirap sa iyo. Lahat ay kaya mong gawin sa buhay namin, Panginoon. I declare that our faith is stirred up. Our faith is increasing. Our faith is high in the name of Jesus. And this faith enable us to do the impossible things. Hallelujah. To overcome anything, everything, in any situation in our lives. Hallelujah. Your name be magnified and be glorified. I pray this in Jesus' name. Amen. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Gusto ka niyang i-bless. At gusto niya maligtas ka. Romans 10:9, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Right now, I encourage you, kapatid, kung hindi mo pa tinanggap si Lord as Lord of your life, I want you to pray this way. Please repeat after me. Panginoong Jesus, inaamin kong ako'y makasalanan at kailangan ko po ang inyong pagpapatawad. Naniniwala ako na si Kristo'y namatay para sa akin bilang kabayaran sa aking kasalanan. Panginoong Jesus, isinusuko ko po sa inyo ang aking buhay at tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Pagharian mo po ako, ang aking puso, ang aking isip, maging ang aking mga gawa at salita. Nakahanda po ako sa tulong ninyo na sumunod kay Kristo bilang Panginoon ng aking buhay. Salamat po sa regalong kaligtasan ko sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. John chapter 1 verse 12, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At ang mga anak ng Diyos ay mananagumpay. Isa ka na dyan, kapatid. Amen. Hallelujah.